Doon ka nga, Liam. Yan, good evening sa lahat. Salamat sa lahat ng mga napansin dun sa paghingi ko ng tulong. So, lumabas sa mga report na sa ABS-CBN, sa GMA News. Pero, ang kausap ko talaga yung si Rapi Tulpo. Salamat kay si Rapi ngayon pa lamang. Na-actionan, nakakulong na yung nanapak sa akin na gwardiya. Serious physical injury, kung makikita niyo mga sir, mga tol. Yan, may tahi dito. Yan, tapos sarado yung, talag sarado yan. Basag itong braces dito sa baba. May basag din dito sa taas. Bleeding tong left, right nose ko. Hanggang ngayon, bleeding yan. Yung nilalabas kong phlegm, o sipon kung meron man na namumuo, dugo pa. So, supposedly, first ride ko yun, first trip ko kaninang umaga. At ang tunay na nangyari talaga, yung pinakita ng GMA 7 tsaka ng Channel 2 na yung one way daw, hindi naman dun talaga nangyari. Which is, sa lahat ng mga taga-Pasig, sa lahat ng dumadaan sa Eastwood, alam niyo yung Police Station 12, mga sir, mga tol, dun mismo yung papasok dun sa Eastwood na kalsada, naka-close yun. Madadaanan nyo yun ngayon. So, naka-close yun. Dun ako huminto kasi sarado. Dun sa may Grand, parang ano, Eastwood Grand yata yun. Mamaya tignan ko yung sa apps ko. Ng booking apps ko. So, dun ako huminto. Tapos, dahil 200 meters na lang, ano naman, road close naman. So, diskarte bilang rider, syempre, makikiusap ka sa gwardiya. Yung nanantok sa akin na nakit, hindi yun yung kausap kong gwardiya. So, paghinto ko siguro mga 2 to 3 minutes, pumunta yung isang gwardiya, lumapit, yung nasa unahan, nagsabi, sir, bawal dyan magparada. Tapos, sabi ko, sir, sarado ba? Sabi ko, hindi makakadaan. Sabi niya, oh, sir. Tapos, sabi ko, sir, baka pwede 200 meter away. Sabi ko, lalakarin ko na lang po, iwan ko po yung motor ko. So, nung bababa na ako sa motor, sumigaw na yung nanapak sa akin. Yan si, ano yun? Ano yung pangalan nung nanapak sa akin? Nick? Monique? Ano yung pangalan nung nanapak sa akin, gwardiya? Si Kanay. Yung si guard Kanay. Oo, nung from the distance na hindi siya yung kausap ko. So, sumisigaw siya na ang titigas ng ulo yung mga Grab rider. Tinuturo sa yung instruction, hindi kayo marunong sumunod, parang ganun. Tapos, hindi ko pinansin kasi kausap ko, pinakausapan ko yung unang guard na medyo may edad na, si Mano. Yun yung mabait, na papayag na sana. Tapos, dahil nga nag-react siya, parang pinagtatabuyan tayo mga aso. Di ba, alam nyo, may mga ganun mga nagpapataboy sa atin mga Grab rider. So, pambira 10 to 30, malapit lang siguro, lakaran yung Police Station. So, paalis na ako. Dun dapat ako papark na. Sabi ko, sige sir, dito na lang ako sa park. Magpapark sa Police Station. Lumapit sa akin yung gwardiya. Tapos, nagdadadaldal pa rin. So, sabihan ko siya, sir, aalis na ako. Huwag na kayo magdadadaldal. Mataas na rin boses ko. Siyempre, hindi ganito. So, mataas na din yung boses ko dun. Tapos, sabi ko sa kanya, sir, aalis na nga po ako. Huwag na kayo magsalita, sabi ko sa kanya. Tapos, tumawag ako dun sa customer ko, kausap ko, sabi ko, ma'am, pahintay na lang po, ikot po ako sa Eastwood, sabi ko, pakihintay na lang po para ma-deliver ko yung pagkain nyo. Inawat na siya nung kasama niyang guard si Manong, yung payat. Tapos, bumalik pa siya. Tapos, tinulak niya ako. So, supposedly, hindi ako bumababa sa motor kasi hinahamon niya na ako. Nung unang lapit niya palang, bumaba ka dyan para malaman mo ginagawa mo. Hinahanap mo, ganun, sabi niya. Sabi ko, sir, hindi ako bababa kasi magdi-deliver lang ako. Ayaw niyo nga akong padaanin. Tapos, pagbalik niya, tinulak niya ako. Tapos, sumalag ako. Medyo pinush ko siya ng konti. Doon lang ako nagbitaw ng salita. Sabi ko, gago ko, ba't nananakit ka? Tapos, binanatan niya na ako. So, isang sapak lang to, mga sir. Sa para sa kaalaman ng lahat, isang suntok lang yan. So, ayan, tinahi yan, basag yan, nakabuka yan, dalawang tahi sa isang suntok ng isang kamaulang, ha. Tapos sarado, dalawang mata. Tapos may tama pa dito sa ilong ko, nakita sa CT scan. Yun, pinaghahanda ako ng doktor ng 85 to 88,000, yung bakal pa lang. Vibration daw dito, tapos may vibration daw dyan. So, bukas babalik ako possibly dun sa
hospital, tapos yung motor ko iniwanan ko rin doon dahil hindi na makaya mag-drive. So ang nag-assist sa akin nung pabalik, nung una marami dahil syempre yan, andyan naman sila si Ryan, sila Amir, si Brian ko ng grab, si Sir Brian ko ng grab, hindi naman tayo pinabayaan syempre. Yung mga kasama nating rider, yung mga lalo-lalo sa charity team ng ride. So kaya ako nag-live kasi alam ko na malapit dun, may mga rider dun na malapit sa Eastwood, yung mga taga-Pasig na nakakasama ko, para ma-action, at least may kasama man lang ako isang grab rider, kasi wala na, nung bumagsak ako, tatlo na yung gwardiya na nandun sa area. Tapos yung isa yata, parang nag-radio naman, paglapit ko sa police, around 8 a.m. to 8:05, between 8-7. May CCTV naman dun eh. So alam ko may CCTV rin dun sa palabas ng Eastwood na yun. Sana ilabas ng management. Tapos pati yata dun sa kabila. Sana nakita lang, parang nakita lang dun sa CCTV na yung pagpasok ko dun sa ano, yung paghingi ko ng saklolo. Yan. Pero ganun pa man, yung area na lumabas dun sa GMA, yung one way tsaka sa Channel 2, hindi po dun nangyari. Nangyari yung insidente dun mismo sa halos katapat lang, walking distance dun sa police station. Kaya nga nung unang sabi sa akin na pinoprovoke ako na bumaba ka dyan, sinabihan ko pa yung gwardiya na subukan mong, sabi ko, sir, parang mananakit ka pa. Which is medyo malakas din yung boses ko. Sir, parang mananakit ka pa, sabi ko. Nasa labas tayo ng, nasa tapat tayo ng police station, sabi ko, subukan mong manakit, sabi ko, re-reklamo kita. So, yun na yung inawat na siya nung kasamahan niya. Pagbalik niya nga, again, yung tinulak niya ako. Tinulak niya ako. Ang angas niyo, ang kukulit niyo mga grab rider, mga ganun pang banatan. Tapos, tinapik ko siya. Sabi ko, gago ko, ba't nananakit ka? Tapos sinapak na ako, yun, blackout. Tapos, narinig pa na tinutuya niya ako. Sabi niya, nakita mo inanap mo, ano, papalag ka, mga ganun-ganun. Tapos, inatras na siya nung isang guard na kasamahan niya, tapos yung isang guard nagradyo. Tapos, umiingaw nung saklolo sa kanila, hindi nila ako tinayo. Hindi nila ako pinakailaman. Okay lang din naman yun, kasi kung may bali man o may pilay, at least, kumbaga, hindi din sila nakailam. Ako yung mag-isang tumayo. Tapos yun na yung inisip ko agad yung cellphone ko. Tapos, nag-live ako para humingi ng tulong. Tapos hanggang dun na, nung tinanong ako ng mga pulis, nagulat yung mga pulis. Sabi ko, sabi sa akin, sino ba yung sumapak sa'yo? Sino ba yung umano sa'yo? Sabi ko, sir, yung gwardiya dyan, yung pinuntahan agad nila. Tapos, hinarap naman din agad nung ano, nilabas din naman yung parang OIC yata dun. O nung team leader nung mga guard dun. So, hindi kasi ako nag-area dyan talaga eh. Nasa Pasig lang ako. Pioneer yan. Nung nakaraan, nag-BGC ako. Pero never ako nag-area dyan sa Eastwood. At naka-waste lang talaga ako. Sa lahat naman kasi dun sa Pasig, kahit saan naman, pwedeng pakiusapan. Ultimo nga police na checkpoint, pwedeng pakiusapan. Iiwan yung motor dahil walking distance kaysa iikot tayo ng malayo. Alam niyo yan mga tol, yung mga grab rider, alam niyo yan. Yun, nangyayari talaga yan, di ba? O, sa mga, yung mga nagsasabi naman na mayabang ako talaga minsan, yung mga nagchat-chat, mga tol, sa dami ng kinikater ko na mga nag-hiring, yung mga gustong pumasok, lalo nga yung pandemic, hindi ko kayo ina-assist. Hindi ako nagre-reply kasi bumibiyahe ako. Hindi ko focus yan kasi wala akong mukhang maiharap sa inyo. Pag ako nagpa-hiring ng Grab team leader, automatic yan, naharap ako sa inyo. Hindi pwedeng hindi ko kayo personal na maiha-assist kasi ayokong maging ano. Wala kayong muwang dito sa larangan ng Grab na to. Lahat ng mga naipasok ko dyan, personal na nandyan ako, ina-assist ko kaya tinuturo ko sa inyo yung diskarte, yung tamang diskarte, di ba? Bilang rider. So, alam niya ng lahat. Yung mataas boses ko talaga ever since sa mga hiring-hiring kasi wala naman akong mic, tapos crowd, yung crowd marami. So, yun lang yung isa sa mga explanation yan. Yung nangyari sa guard mga sir, nakakulong na to. Hindi ako wala akong ibang binitawang salita dun sa guard. Tsaka walang rider dun sa area na yun. Walang ibang ano dun. Ang binitawan ko lang nung tinulak niya na ako. Tapos sinabi ko, gago ka, ba't nananakit ka? Yun lang yung sinabi ko sa niya. Tapos sinapak niya na ako. So, intendedly, talagang umpisa pa lang naman. Talagang hinahamon niya na ako na bumaba ako sa motor. Which is, hindi naman ako bumaba.
hindi talaga ako bumaba sa motor kasi hindi ako papatol. Tsaka naghahanap buhay ako. So first booking ko yun. Sisirahin ko yung unang booking ng araw ko. So mahalaga sa atin yun. Alam nyo yun, naiintindihan lang mga rider yun na bumibiyahe. Yun, sa yan, sa kwento natin mga tol, hindi ako nag-angas kasi nagtanong ako ng maayos dun sa guard. So yung isang maangas talaga na gwardiya, alam nung mga naka-experience yan dyan daw sa Eastwood, na-encounter na nila yan. Ngayon ko lang na-encounter yan. So siya yung nagtatatalak dun sa dulo, sa malayo. Nagsabi lang ako ng malakas din na boses, "Sir, alis na ako." Sabi ko, "Okay na yan, sir, tumahimik ka na, yun lang." Sabi ko, paalis na po ako, tapos tinausap ko na yung customer, naka-line. So, sana yung customer, alam nyo, tinawagan ko yung customer kanina eh. Naka-line din naman ako na hanggang sa, inisip ko pa rin yung deliver ko. Sabi ko, ma'am, hindi ko na yung bago ako mag-live nun, tinawagan ko yung customer na hindi ko madi-deliver na yung pagkain. Kasi bleeding na ako, duguan na ako. So, yun, sa lahat ng ano, yan yung mga yung mga sabi nga hindi papareglo, tutuluyan ko yan. So ang dinaalibay niya kanina dun sa police station talaga, ang inaalibay niya dun sa police station kanina talaga na pagod daw na ano, tas aminado naman din siya na mali yung ginawa niyang aksyon. Yan. Kaya tignan nyo mga tol, sa lahat na lang, kung isang suntok lang yan, yan, hindi mangyayari na may tahi dito, tas may tahi dito, tas pikit na pikit talaga. So, yun lang. Sa mga basher, ano? Sniper clown ko? Oo naman pare, naiintindihan ng rider yon. May mga both sides naman yan, hindi natin pagkakaila yan, pero kung sa inyo man mangyari yung ganitong pangyayari, hindi talaga, mas lalong hindi tama talaga. Diba? Hindi tama na gagawin mo yun sa kapwa mo. Lalo't parehas tayo nagsisilbing bilang frontliner. Pwede kang magpaalis ng maayos. Tsaka in the first place, hindi naman ako nakipagtalo dun sa unang gwardiya. Maayos kami nag-uusap. So lumapit siya. Sabi nga yan, si Padlock yan. Si Padlock. So sinabihan niya rin ako na mapapadlock yan dyan. Mahatak yan ng NMDA. Kaya supposedly, aalis na ako talaga. Doon nga dapat ako magpapark sa police station. Dadaling ko doon, malapit lang. Pero siguro yung paglapit niya, talagang hindi siya magpapadaan kahit maglakad ako doon. Kaya iikot na ako, no choice na ako, hindi iikot. So yun, nung nangyari yun, nasaktan na ako, bleeding na, wala naman tumulong. May nakita rin ako na isang Grab rider nga doon, kanina yata. Di ko alam kung una siyang nakaalis o umikot na siya. Parang ganun. Kung na-deliver niya na yung ano, yung pagkain. So nakakulong na 'yan. Ano? Isang suntok lang 'to mga sir, 'yan. Siya lang mag-isa sumapak niyan. Yeah.